Kailangan talaga si Roy, ano? Tingin ko sa bata na yun si Roy, ano? May 3 months na sigurong gamot. No. Kasi pag nalilipasan siya na iba. Na iba. Na ano siya, minsan nakakaisip niya siya magbigti. Naman, kahapon ay sinumpong na naman yun. Anong ginawa? Isang maulang tanghali po mga katuwang. Punta kami ngayon ni Papa P dito kina Ate Gina Lynn and Albert. Bumili kami ng isang sakong bigas. And pupunta kami sa bahay nila. Ang problema, aakyat kami ng lugar nila. Madulas, maputik. Katayo mga katuwang. May mga aso dito sa daan na namin. Ayun. Ay kuya, salamat ha. Tapang ng aso mo. Ayun. Ah, bigat. Bigat. Kuya, salamat ha. Dulas. Di man kakayanin ni Papa P itong 25 kilos. Sa ganitong paakyat, madulas pa yung daan. Ay, dito na tayo. Ha. Pagod. Oh my goodness. Ito kasing lugar nila medyo umaakyat mula dun sa labasan. Eh, grabe yung ulan kagabi kaya medyo madalas ang daan. Tao po! Tao po! Parang walang tao. Tao po! Ha! Oh! Bigat! Ha! Oh, pagod! Ha! Musta kayo? O, anong ginagawa mo? Dulas, ang dulas. Hello, sana all. Oh, ito pala, hindi sa sana all. Si Kapitan ito. Si Smiling Face. Oh, bless. Uy, ang bait naman. Ang bait. Bagong ligo yata ito. Asan si sana all? Sana all. Uy, andito si sana all. Halika. Albert Jr. Oh, kumusta kayong mga bata? Papi, asan yung biscuits nila? Oh, dito. Oh, biscuits. Oh, uy, ang bilis ni Kapitan. Ni Smiling Face. Ito si Sana All. Ito kay Albert Jr. Asana? Ito, Albert Jr. Oh, tig-iisa sila dyan ng biscuits. Anong sasabihin nyo? Salamat. Ha? Salamat po. Salamat po. Ang sabihin uli? Salamat po. Very good. Very good. Tuwan-tuwa si Kapitan. Si Smiling Face. Ate Gina Lynn. Anong ginagawa mo? Ah, nagbibihis. Saan ka galing? Galing sa labahan, sir. Ha? Galing sa labahan. Saan yun? Doon po sa ano? Malayo. Malayo? Sa ilog? Oo. Oh. Maganda maglabas sa ilog at una hindi mapagod masyado. Sasaw-saw mo lang yung damit. Ano na, banlaw na, di ba? O, kumusta kayo? Ayos lang po, sir. Parang bagong ligo ka rin. Eh, siyempre, ando ka na sa ilog, di ka pa maliligo. Ano? Tama yun. Anong oras na ba? Mas 12 na po. Ha? O, mag-aalauna na. Alauna na. Minus 15, oh. Ayan, oh. Oh, 15 before 1 o'clock ng hapon. Kumain na kayo? Tapos na po. Oh, okay. Okay. Ito, may bigas ako dito sa inyo. Oh. Salamat, sir. Oh. Kumusta si Kuya Albert? Oh, ayos lang po, sir. Ha? Ayos lang po. Ayos lang. Walang away, ha? Wala. Oo. Araw-araw na po siya napasok. Ay, okay. At least kahit papaano, nakakatugon sa inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan, ano? Kumusta kayo dito? Grabe ang mga ulan natin sa gabi. Opo, sir. Parang may bagyo. Malakas ang ulan. Lakas ang ulan sa gabi, parang may bagyo. Kaya nga po. O, okay na yung gabi. Opo. Para yung mga tao naman, eh, masarap ang tulog, no? Ang problema, kung araw, siyempre di ka makakatrabaho, lalo si Kuya Albert nasa balon, kaburan, mahirap yun, no? Ano sir, pag maulan, ano sila yung upirit nila, naglilimas? Yung... Ano yan?
tawag niyan? Ang tawag doon yung naalis yung tubig sa balon. So yun ang ginagawa. Pagka maulan, anong tawag nga doon sa Tagalog yung water pump, yung tinatanggal yung tubig sa balon. O kasi delikado yun eh, kapag ka ikaw ay sumuot sa balon tapos ay inabot ka ng malakas na agos sa ilalim, marami namamatay doon, no? Opo, nabagsak ang balon. Oo, na tawag doon yung nabagsak yung lupa, patabunan, ano? Okay, dasal at walang, siyempre, kailangan natin ng dasal. Bihira sila makakuha ng bita, yung tinatawag. Yung ginto. Bihira, inaipon ka nila yan. Mm-hmm. Magkano nang kita ngayon, Kuya Albert? Nang nakaraan, 600. Hindi pareha, sir? 600. Ilang araw yun? Tatlong araw, 600? Opo. Di 200, araw-araw. Minsan, 200. At least, sir, mayroon. Kisa naman sa wala. Kisa wala. Pero mayroon naman din sila, sir, lingguhan. Ha? Yung kumbaga yung korporasyon. Ah, korporasyon yung hatian. Hatian. Mm-hmm. Kung mayroon silang ano. Oo. Bukod pa yung ano nila. Bukod pa yung... Mm-hmm. Kada labas nila, mayroon sila. Mayroon sila. Okay, opo. Ito yung... Paano, yung bubungan nyo, opo. Nilagyan nyo sa ibabaw ng trapal. Opo. Kasi kung walang trapal yan, dahon ng niyog, Tulo talaga lahat yan. Opo. Bagsakan ng tubig niyan lahat. Pero hindi naman. Kahit malakas ang ulan, sir, wala nang tulo. Kasi may trapal. May trapal. Kasi doon sa kusina niyo, ganun din. Opo. Okay, pero yung kusina niyo, putik. Mm-hmm. Malusak kasi yung tubig. Malusak. Galing sa taas. Kaya nga. Baha. Mm-hmm. Pero dito parang gutom na gutom si ano, oh. Mm-hmm. Si Bunso. Oh, anong oras ka? Mm-hmm. Sabihin, magkakasunodan lang tayo. Opo. Pagdating namin, kadarating mo lang din, Ate Jenaline. So, uuwi mo lang? Nag-uwi muna ako at pinakain ko naman. Oo. Pagka ikaw umaalis, malayo yun eh. Opo. Silang tatlo lang dito? Sila lang po, sir. Di naman sila gumagala dito? Hindi, dito lang sila sa loob. Ah, mababait naman pala itong mga ito. May yan nalabas. Oo. Parado lang ito at baka magpunta dyan. Kaya lang yung mga ano dyan, posporo, apoy dyan, petrolyo, gaas, no? Tago mo. Kasi alam mo naman ang mga bata, hindi nila alam kung kapahamakan na yung ginagawa nila, no? Kaya lang naman, lalaro lang sila. Oo. Kumusta na yung ano? Si Jeremy nga pala. Sir? Ano, sir? Hindi pa rin talaga siya okay at ngayon iba na naman ang ano niya. Ha? Iba na naman ang... Timplada? May sumpong na naman. May araw siya na maayos, may araw din na ano. Kailan lang ba kami galing doon? Parang nung isang araw lang. Nung nakaraan, iba na ang ano noon. Hindi, nung isang araw lang galing kami doon eh. Opo. Okay pa naman siyang kausap eh. Sabi nga niya eh, gusto na niya magtrabaho kahit sa construction. Yun ang sabi nga niya sa akin. Oo. Tapos nitong ano naman, kahapon ay sinumpong na naman yan. Anong ginawa? Diyos ko naman, sir. Ay maulan kahapon. Oo. Nagpagulong-gulong doon sa lupa at ano, nagwawala. Kasi hindi daw siya, sabi niya, hindi na naman ako mama makatulog. Sabi ko, baka hindi ka daw hiyang sa gamot mo. Mm-mm. Kasi iba ang niresita sa kanya, sir. Hindi yung katulad dati na nakakatulog siyang puti. Mm-mm. Puti na resita ay yung nagamot. Ngayon, dilaw, hindi siya hiyang. Mm-mm. Sabi ko, papalitan ko yun, i-request ko na naman yun doon sa... Yung dating gamot, oh. Kasi pag hindi siya hiyang, sir, hindi siya nakakatulog. So yun ang nangyari, hindi siya nakakatulog kaya... Tatlong gabi na naman, sir. Tatlong gabi na naman. Hindi na naman nakakatulog, kaya iba na naman siya. Kala ko pa naman, eh, tuloy-tuloy na yung pagiging kaya okay nga, niya. Kaya nga, akala ko nga, sir. Sabi ko, kala ko sana tuloy-tuloy na. Hindi. Maganda na pati yung usapan namin nung huling punta namin, eh. Nga, may mga plano na si Jeremy, magtatrabaho siya. Nagpunta po para makatulong sir daw sa pamilya. Nagpunta yun dito. Nagpunta sa'yo dito? Sa Sulu. Nagpunta. Diyan nagdaan, oh. Oo. Nung isang araw. Mm-mm. Sabi niya, mama, sabi ko, ano, kumusta ka na? Lagi man din ako nandun, sir. Mm-mm. Okay naman na ako mo. Pero ang ano ko sa kanya, parang natutulala. Mm-mm. Namomroblema daw siya, sir. At gusto daw niya. May trabaho siya at saka si papa niya. Oo. Kasi mga kapatid niya po, nag-aaral nga. Kaya nga, gusto daw niya magtrabaho para makatulong sa pamilya niya. Palagay ko sila, mga kapatid, may stress na naman. May stress na naman. Kasi sabi niya, mama, katulad niyan. Yung kapatid ko, may lagnat, walang pambiling gamot. Oo. Tapos...
siya daw, hindi daw magkatulong, gusto na niya magtrabaho. Ang sabi niya, ay akala ko okay lang yung usap namin, ang kinabukasan, iba na. Iba na naman. Parang nag-ansiguro na i-stress siya, kay isip. Ay ako naman siya, pag mayroon ako dito, inaabot-abotan ko rin naman. Pag nanpunta siya dito, binibigyan-bigyan ko, may kita, tatuwa man siya. Kasi sabi niya, gusto ko talaga mamamang-trabaho. Sabi ko, hindi ko pa kaya. At katulad niyan, sumusumpong ka pa. Sumpong. Kailangan talaga si Ray, ano? Tingin ko sa bata na yan, si Ray, ano? May 3 months na sigurong gamot. No. Kasi pag nalilipasan siya na iba. Na ano siya, minsan nakakaisip niya siya magbigti. Oo, yun ang sabi niya. Anong papaano niyo na laman na minsan plinano niya yung magpakamatay? Nagsasabi siya sa akin, sir. Oo? Sa akin siya nasabi, mama. Hindi ko na kayang problemado daw siya sa bahay kasi daw wala daw pang gastos. Papa daw niya, walang trabaho. Ay gusto daw niya, sir, may trabaho si papa niya. Ay yung papa naman niya, takot nga siya iwanan. Oh, tama. Katulad nung isang araw, hindi nagtrabaho yung papa niya. Wala siyang bantay. Pinakausapan ako. E di ako nagbantay sa kanya maghapon. O di nakatrabaho yung papa niya kahit paano, naka 500 nung isang araw. Yun lang nga, sir, pag walang bantay talagang... hindi pwede na walang bantay kasi ito mamaya. Kaya nga takot yung tatay niya, si Kuya Sammy, na iwanan siya sa bahay. Opo. Yung mga kapatid naman niya, nag-eskwela. Eskwela, sulo lang siya. Sulo lang siya. Pero pag araw, pag wala, pag ano, nababantayan ko, pag gabi, nandito man ako, sir. Oo. Nandiyan naman na din sila. Hindi sabi ko, huwag kang mag-isip ng ganyan. Nakaka-isip ka rin, naibig pa mama, mag-take na lang ako. At ayaw kong pabigat sa buhay. Hindi maganda. Pagkaawa. Sabi ko, pagkaawa man. Gusto talaga niya, sir, magtrabaho. Ay, hindi pa naman pwede. Kasi nagme-maintenance pa ng gamot. Kailangan pa niyang, ano, katulad niya, sinusumpong siya. At kahapon, grabe na naman ang awat namin. Gusto ko, kung hindi namin maawat. Gusto, anak, bigyan. Anong ginawa? Ay, yung mga wire baga, sir, na may kurinti ay pinutol. Buti, hindi na kurinti. Oh. Ay, kung hindi namin naawat, ay delikado. At naglalakas pa ang ulan. Pinuntahan ako ng mga kapatid dito. Mama, si kuya, nagwawala na naman. Sabi ko, ano lang naman. Kala ko, sir, nalipasan ng gutom. Ano nga, nag-iisip siya, sir, masyado siyang, ano, hindi niya kinakaya pa yung sobra siyang stress. Oh, sa kagustuhan kasi niyang makatulong sa pamilya. Sabi niya, matino naman si Ruth. Sabi niya, nahiya ako. Mama, malakas pa naman baga tayo, mama. Nahiya naman ako kila si Ephraim. Nahiya lang siya sa inyo. At isipin na lang daw, malakaya pa na maghanap buhay. Ayun, sir, naisip mo lang. Ayaw ko mama umasa, pero salamat pa rin kila si Ephraim. Naayos yung bahay at saka hindi niyo raw sila pinabayaan. Lagi daw kayo, sir, naka-agapa yung bigay kayo ng bigay ng pang ano ba po? Yung konsumo. Kasi katulad yan, hindi makahanap buhay. Kung kakaawa ba ka, sir? Minsan nga, sir, sabi ko kung wala lang ako mga maliit, ako na lang magtrabaho para mabigyan ko sila ng ano. Ay, hindi ko marun na ito maiwanan. At walang mag-alaga. Kaawa isang bata nito. Nung isang araw nandito yun. Tapos iba na naman yung ano. Minsan natutulala. Yung maano ko sa kakaawa. Kahapon nag-igib yun. Dalawang container doon sa nilalabahan ko. Oh. Sabi ko, bakit ikaw nag-igib? Ayaw ko naman mama, maya-maya, sir. Pagbuhat niya ng container, bumagsak, hindi na nakatayo. Hindi, akay-akay ko na naman. Grabe, ang laki pa naman pagkabata. Buti na lang, nandun ako. Ay, wala. Hindi na makalakad at naninigas na yung pinapulitat na yung tuhod. Paano kung nasa ilog siya? Ayun, ang nakakatakot. Nakakatakot dun. Tapos naya po sa akin, nag-iiyak. Sabi ko, ano ba daw ang problema? Hindi nga daw niya alam, sir. Gusto daw na daw niya maging normal. Bakit ba daw nangyari sa kanya? Sabi niya nila, no? Hindi ko, ikaya mo yan. Hindi ko pang para iisip. Kala ko pa naman, eh, okay kala na. Kala ko na, sir, eh, okay na. Sabi ko, tuwa na nga ako, salamat. Hindi katulad dati ba ba, sir, tinatali talaga namin at talagang nagwawala talaga siya. Ay, kahapon, sir, kung hindi namin napag-iusapan. Diyos ko, ewan ko kung saan na namin ni mahabon. Nagtatatakbo na naman. Ate Jeneline, sa'yo to, pang
pang gastos-gastos niyo, ha? Tapos ito naman, Ate Jenaline, bigay mo kay Jeremy, ha? Para may pang gastos-gastos din si Jeremy, ha? Iaabot ko mamaya, sir. Iaabot ko tamina. Para mayroon siyang pang gastos. Salamat talaga sa iyo, sir. Diyos ko, malaking tulong to sa kanila, sir. Pati sa amin. Yung bigas, matagal na namin yun, sir. At paano bagay meron. Maraming salamat, sir, kay Ma'am Delia de La Paz sa binigay niyo sa amin tulong. Malaking bagay talaga sa amin, sir. Maraming salamat talaga sa kami. Hindi ko alam kung paano ako magpasalamat talaga sa kanila at saka inyo sa inyo, sir. Talagang hindi ko akalain na dadating nyo sa amin. At saka ito, ibibigay ito kay Jeremy para meron siyang panggasto, sir. Hindi ko naman para iisip kung ano. Bukas pa kalalakarin ko yun, sir, yung gamot niya. Gusto kong palitan. Mm-hmm. Kasi ano, iba ang ano, hindi siya nakakatulog ng gamot niya, sir. Na, Do you know, may 1,000 ka dyang panggastos mo. Opo, may bigas kayo, ano? Opo. Tapos yung 1,000, bigay mo na lang dun sa anak mo, ano? Kay sir, Jeremy. Sir. And siguro sa susunod na araw, mabalik na lang kami dun. Sige po, sir. Puntahan namin si Jeremy. Opo, di na kami pupunta nun kasi nung isang araw, galing na kami dun eh. Kaya nga. Nagkausap pa kami ng anak mo ni Jeremy. Maganda yung usapan namin eh. Matino siyang kausap. Mm-hmm. Maayos. Marami siyang plano. Marami. Pero nalulungkot ako lately. Nangyari sa kanya. Kaya nga. Sabi mo nga eh, nabigla kayo. Nagulat talaga ako kahapon. Ano kaya yun na walang gamot o kulang sa pagkain? Sir, ano naman siya? Kung sa pagkain, eh, lagi ko naman siyang kinchik. Oo. Minsan na, eh, sabi ko, ano, nagkain na daw. Mm-hmm. Yung ano sa kanya, sir, kulang sa tulog. Kulang sa tulog. Pag hindi siya nakatulog ng, halimbawa, ilang gabi na, kasi tayo, baga, sir, kahit tayo, normal. Eh, kahit tayo, oo. Isang gabi lang, sir, hindi tayo makatulog. Sakit sa ulo. May lalo siya may sakit. Lalo siya at may sakit. Tama, tama. Eh, tatlong gabi na daw, sabi nung papa niya. Tatlong gabi na daw naman nakatulog. Gising daw, sir. Gising. Tapos ang para iiyak. Ang para iiyak. Tulad nung dati na naman. Tulad na naman nung dati, pero ang kaano lang niya ngayon, hindi niya katulad dati na nagwawala. Kasi ano, parang gusto niya. Abay, manakain, boy! Ano talaga siya? Hindi ko alam kung hindi ko nabidepress siguro yung bata na yun, sir. Grabe pala. Nangyari kay Jeremy. Kala natin gumaling na, hindi pa pala. Eh, tuloy na rin kami, Ate Jenaline, ha? Salamat, sir. Kumusta na lang kay Kuya Albert? Opo, sabihin ko na lang, sir, bukas. Mm-hmm. Albert, na nandating kayo, may dalang bigas. Subuk. Bukas, darating siya. Opo, mga alas 7 ng maga. Nandating nun. Kaalis lang yung kanina, at kahapon yung ano. Babay siya. Nagbabay na po siya. Nagbababay na si Kapitan. Smiling face. Sana all, bye-bye na sana all. Sana all, bye-bye. Ay, magaling naman. Ay, Albert Jr., bye-bye na. Bye-bye. Oh, ingatan mo mga anak mo dito, Ate Jenaline, ha? Huwag kang aalis sa gabi na tulad nung dati. Sabi ni Kuya Albert, iniiwan mo daw ng gabi. Opo, sir. Pag sinasumpong yung si Jeremy nga po, oo, talagang naiiwan ko yung mga bata. Kaya, nakaalala ako, pero talagang sakripisyo talaga, sir. Kaya, oo, pero delikado naman itong tatlo. Delikado at malalayo. Ang ilawan nyo pati ay, okay, hindi ka tayo din na ano. Opo. Ang tawag doon, may, hindi na yung dati nag-aas, no. Opo. Delikado sa mga bata yun. Opo. Oh, eh, bahala ka na dyan, ha? Opo, salamat, sir. Wala na kaming madaanan dito. Lahat ng mga dinadaanan namin, may mga bakod na, may mga sarado na. Sir, kasi may aso. Tapos dinaanan namin kanina dun. Kala namin okay, may mga aso sa daan. May aso nga po, sir. Kaya nga, sana baga talaga adaan dito? Ang hirap naman pumunta na rito, Ate Jenaline. Nahirapan dito, talaga, sir, kami. Oh. Ha? Ay, saan yung motor nyo, sir? Saan, Ate Jenaline? Ituro nga sa kami kung saan ang daanan dito. Dati dito, may daanan dito. Yun, hirap wala na daw dyan. Dati dito, wala na rin. Sarado na din. Sana tayo magdadaan nito. Yung daanan namin kanina, mas okay ng konti. Kaso lang may aso. May mga aso naman. May ano pati, may mga tuta. May
tuta. Matapang ang aso kapag may mga tuta, di ba? Sir, oh. Saan dyan? Talagang dito eh, ayos ang daan dito kasi mag-ano, ha? Ayan, pagbaba lang ay isa na. Saan dyan, nato dyan alin? Ay, ang hirap dito talaga. Bukod sa, ha? Bundok. Bukod sa maputik, madulas syempre. Pero ngayon lang naman ito kapag ganitong tag-ulan, pag summer naman, hindi. Ah, dere-dere. Saan yan? Dito. Ah, okay doon. Salamat, ingat ha. Salamat, sir. Oo. Ingat din po kayo, papi, salamat. Oh, ingat ka ha. Okay, ingat kayo, ng anak mo. Papa, papi, dyan mo to. Oo. Oo. Bigay sa iyo yan ni Ma'am Delia De La Paz. Ma'am Delia, salamat po. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa akin. Thank you po. Bili mo ng bigas, ha? Mm-hmm. Dandahan. May dala tulad kanina, hirap na hirap ako. Di mo naman pwedeng madala yun, lalo... Ha? Kanina parang mauposan ako ng hininga. Oh, dandahan, madulas yan. Bababa.